glory, glory, glory. Praise the Lord. Praise God. Maraming salamat sa Panginoon at nandito tayo. Kahit kayo'y hindi widow, nakita nyo ang schedule na para sa widows ay you made a way na nandito po tayo. Amen. So, Sister Mai, ito yung feeling talaga na being a widow. At tama yung sinabi niya, na when you have time to say, I love you to your husband, do it so. Pag sinabi ng asawa niyo, darling, honey, tagapulo, chocolate, sige. Please come home. Kailangan niyo ng umuwi. Kasi hindi na nila kaya. At lagi niyong ipaalala na mahal niyo na. You know what? This is my biggest regret in my life. I did never ever mention to him that I love him. Paano kami nagkaasawa, no? Siguro yun ang question nyo. Ang sabi ko sa kanya, because I have, okay, this is my life. I have a first boyfriend. Yun ang mahal ko. Pero it did not work. Amen. And dumating itong asawa ko, who is very true, willing to marry me, in spite na hindi siya sigurado kung mahal ko siya or what. Sinagot ko lang siya, sabi ko, let's try. Maybe it will work. Hindi ka naman siguro mahirap mahalin. Kasi mabait ka naman siya. But before that, I really prayed. Though I'm in Trinitarian, I really prayed and fast because ayaw ko na ang maling relasyon. Ayaw ko totally na mawalay sa Panginoon. So, nung nag-propose siya sa akin, wala akong nasabing I love you. So yun ang biggest regret in my life na keri-keri ko pa hanggang ngayon. So, if you have chance, please do so. Keep on telling. Honey, I love you. Good morning. Woo, magandang araw ngayon. Sana nandito ka. Always remember, I love you. Yun ang gusto nilang pakinggan. Ilang beses niyang tinanong yan sa akin. Ma, do you love me? Sabi ko naman, ano bang mahal-mahal na sinasabi mo? Meron na nga tayong anak. Hindi pa ba sapat yan? Nung nawala siya, doon ko na-realize na it's just a matter of saying, I love you. It's a big thing for him. Amen! Woo! Hallelujah! So, ito, for you to understand, kasi sa mga widow, ilan ang mga widow dito? Isa, dalawa, tatlo, ilan. Ilan ang my sister na widow? Ang mother nyo na yung mother lang ang meron. I mean, widow na mother. Okay, this is all for us. Amen. And you know the effects of losing a spouse? I would stick on that shape. Okay? So widows who lose their spouse are in bad shape. Nandoon yung spiritually down sa S. Amen. More often, kagaya sinabi ni Sister Mylene, mag-ask ka sa Panginoon, bakit mo kinuha? Sa akin ang tali-tali pa. Nag-asawa kami ng 1994, kinuha niya ng, nag-asawa kami ng 1990, kinuha niya na ng 1994. Salamat na lang at meron kaming anak na isa. At yun ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Amen. In our heart, sa edge tayo, the heart is broken. Usually, the problems, the health problems comes, nandoon na magkakaroon ka ng heart palpitation, nahahaytan. So that's the effect nung nagbuntis si Sister Mai, naapektuhan yung kanyang health. Her immune system, lahat na. So yun ang effect
ng mawalan ng asawa. Amen. The abilities are quite disoriented. Parang ayaw mo nang mabuhay. Minsan, sabi mo, bakit ganito? Ang dami mong question. Amen? Yun ang reality. As a human being, as a, a babae na nawala ng asawa. Then the potentials. Potentials are ignored. May potential sa'yo. Ini-ignore mo yan. You shine away from the opportunities. Losing a spouse can shake your world. Restructuring your life is quite stressful, mga kapatid. Hindi mo alam kung paano ka mag-umpisa. How to start again. Yun ang pinaka-mahirap. Para maunawaan nyo, mga kapatid. Yun ang... okay lang ang mga single eh. Kahit yung sinabi ni Pastor na imagination lang. At least, nawawala yung imagination, casting down yung humiliation. Wala na yun. Pero ang widow at asawa, maaalala mo lagi ang pagmamahal ng asawa mo. Maaalala mo lagi ang maginagawa ng asawa mo. Kahit na nag-aaway kayo, yun, pag nag-aaway. Sa akin, ayaw ng asawa ko pag nag-aaway kami. Kasi wala siyang marinig. Tahimik talaga ako. Sabi niya, mas maganda pag dadat ka ng dada para alam mo kung saan ako puposisyon. Ano ba? Saan ba? May mga silent mood ang mga babae. Pero mas maganda yun para less talk, less see. Amen! Yung efficiency natin, naapektuhan na rin, di ba? Mga kapatid. Then, depression is real. Sedih. Depression is real. Feeling grief and sorrow at the loss. You may feel numb, shocked, and fearful. You may feel guilty for being the one who is still alive. Sa totoo lang yun. Bakit nauna siya? Minsan, di ba? Bakit na siya pang namatay? Kasi minsan, alam mo nung burial ng asawa ko, sabi niya, ang bait-bait kasi niya. Eh, hindi. Ako hindi. Ako naiwan. Ang bait-bait kaya niya kasi nakikinig yun naman ng Panginoon. Pero sabi ko sa isip ko, ang bait din naman niya. Praise God! Yun ang mga naririnig mo. Ang dami mo mga maririnig na kesyo. Pagbalo ka talaga, maraming mag... O, bata pa yan. Mag-aasawa yan kasi 29 ako nung nabalo ako. Bata pa yan. Pero 28 years na akong balo. Amen. So, wala kaming pwedeng i-share sa inyo kundi ang aming naranasan. Amen. So, doon yung depression isuhin. Minsan, sabi mo, minsan magagalit ka pa doon sa namatay na eh. Bakit ba ikaw ang nauna? Ang responsibilidad na iwan sa akin. Pero God is in control. God has a purpose for everything. Amen. Hallelujah. Sa mga widows at saka sa mga may widow na relative, this is an encouragement. Amen. Na luluhan na ang aking sister doon. This is an encouragement. Be strong. Amen. Ephesians 3:17. That Christ may dwell in our hearts by faith, that He being rooted and grounded in love. Yun ang last word na sinabi ni Sister Mai, na yung grounded tayo sa Panginoon, nandoon pa rin ang love. Maalala ko talaga nung kamamatay ng asawa ko, alam nyo, gusto kong, kasi sabi nila, magpaparamdam daw. Doon naman ako sa sala. Patay ang ilaw. Magkaroon ka naman. Wala man. Tapos sabi nila sa akin, sa panaginip mo, makakausap mo. Sabi nila, pag matulog ako, ay, mapapaniligan pa na sana kita pa. Wala man. Pero sabi nila, may, ang sabi pa nila sa akin, siguro hindi kanya mahal. Asawa ko, kaya ako pinakasalan ako. Amen. Hallelujah. At yan eh, habang binidiscuss ko ito, may pinapasa ni Sister Kat, gagamitin natin yan mamaya.
So, be strong. Paaruhin mo lagi. Knowing, asan na yung ano natin, yung verse natin. Psalms 139:14. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and my soul knoweth right well. Alam natin, in our soul. Oh, ang ano natin, theme natin is beautifully, wonderfully shaped in His name. And what is that name? Jesus. What is that name? Jesus. Jesus. Knowing Him well, that is a big encouragement in us. Amen. 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 That we could have this strong faith in Him when we are grounded in love. And there is a, let's be honest, the edge. Let's be honest. Now, in Proverbs 11:5, the godly are directed by honesty. The wicked fall beneath thy load of sin. Ito ay NIV version. Nandoon yung honest tayo. We have to live honestly. Amen. Amen. And be attractive. Woo! Amen. Amen. Pero hindi ito yung ano. May makikita ko, may maalala ko na mga byuda minsan eh. Pag itong attractiveness, minsan, mas grabe pa sila kaysa mga anak nila. Aminin. May nakikita ako na mga pag nabiyuda na, wow, go pa. Kung ano yung hindi nila nagagawa noon, nandun na, borluloy na. Marami ng less. But when we are in the Lord, ang ating magandang gawain, ang siyang nagbibigay ng attractiveness. That is in 1 Timothy 2:10. It says in ERV version of, but they should make themselves attractive by good things they do. Amen. That is more appropriate for women who say they are devoted. Pag nasa Panginoon tayo, we should make ourselves attractive. Hindi ito attract the opposite sex, but ang Panginoon. Kasi kung kailangan talaga naman, alam ng Panginoon kung bibigyan kanya ng partner. Ulit. And be effective, be efficient. Ang efficiency, I would rather use the efficiency going to the innermost being. Pag what's the efficient kasi tayo, there is an innermost blessing. Kung wala kang ginagawa, of course, there's no blessing. Amen? Yes. Amen. Hallelujah. In Proverbs 21:18, she perceiveth that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. She makes sure na her dealings are profitable. Nandoon yung masigasig ang widow na ipagpatuloy pa rin ng pag-provide sa family. Kaya nga nandito, may mga widows na nandito kasi gusto nila ipagpatuloy. Mahirap man. But God is with us. Amen? And we should be delightful knowing that God is with us. In Deuteronomy 30:10, the Lord your God will delight in you if you obey His voice and keep the commands and decrees written in this book of instruction. If you turn to the Lord your God with all your heart and soul. So, mas mapag-widow, nandoon ang focus mo sa Panginoon. For God knows what is best. Maalala ko, may test din yan. May test sa akin, sabihin niyo siguro, ba't ang bata ko pa noon? I was just 29. Pwede pa sana, no? But, sabi nila sa akin, bakit Elsie, hanggang ngayon hindi ka pa nag-aasawa? Siguro nga, nakisama na doon sa kabaong ng asawa ko yung pagmamahal ko. Kasi nandun lang sa bahay namin ba? Siguro, matatakot yung mag-aligaw. Aligaw muna ako, pare. Kasi yung pagpasok ng pintuan namin nandoon, kabantay. That's how I love my husband. So, may test sa akin. Of course, yung nasabi ko kanina, I have a boyfriend prior to my husband. Abay! Bumalik! 5 years ago. That was 5 years ago. Hindi lang.
Sabi ko, Panginoon, nung nag-comment siya sa akin, ganito, iba na ako ngayon. Kung gusto mo akong kunin, kung gusto mo ako ulit, hilingin mo ako sa Panginoon. Kasi nasa Panginoon ako. So, I made it clear to him. So, nandun siya sa Las Vegas. Pumunta, dinarek ko sa church natin sa Las Vegas. But there is one wrong. Divorce siya. So, hindi pwede. Nasaktan ako, of course. Kasi nararamdaman ko, mahal ko rin pala siya. Tapos nung nakita ko siya na ikinasal na ng mas bata pa talaga sa akin at mas maganda pa, masaktan ko. Yan, pero, yan ang real talk. This is a real talk. Pero, I am more blessed. Kasi nandoon ang Panginoon at ang kanyang pagbubog ay wagas. Amen! So the Bible tells many places that God will care for and defend widows. Yun ang promises ng Panginoon. Widows, maraming promises ng Panginoon sa atin. No matter what, whatever situation we have, there is always a promise of the Lord to us because we are special. Amen. So Psalm 68:5, a father of the fatherless and a judge of the widows is God in His habitation. Ang judge po namin ay ang Panginoon. Amen. Hindi po ang kapatid. Panginoon. God has given us the ang binigay lang ng Panginoon sa ating mga kapatid is to love. Hindi kayo po ang kurado. Panginoon lang. Amen. Hallelujah. And there are also commands. Maraming, okay. Nandiyan pa yung mga papers nyo? Since time is limited, sa papers nyo, ilagay sa likod, ilagay nyo ang Deuteronomy 10:18. Deuteronomy 10:18. Proverbs 15:25. Psalms 146:9. Deuteronomy 24:17. Amen. Hallelujah. So there are also commands from God for us to take care of the widows. Pero ang mga widows dito sa Hong Kong, hindi na kailangan i-take care, di ba? Kasi, magtatrabaho tayo lahat. Pero it is not in the financial. Since we are affected emotionally, spiritually, in our habits, in our hearts, in our abilities, in our potentials, in our, there is depression in us. So, the church has a responsibility to encourage. Kasi, yung mga nararamdaman nila ay hindi nyo pa nararamdaman. So, yun lang bilang kapatid sa Panginoon, kailangan natin ipadama na nandoon ang pagmamahal ng Panginoon sa ating puso. Amen! And you shall not mistreat widow. Amen! Amen! May ano dyan? May babala ng Panginoon dyan. Pero mga widow, si Tito ang gamitin natin panangga. Hindi. We just keep silent and the Lord will work. Amen! You shall not mistreat any widow or fatherless. If you do mistreat them and they cry to me, I will surely hear their cry and my wrath will burn and I will kill you with a sword and your wives shall become widows and your children. Nung nabasa ko to, Lord, wak po. Amen. But that is His command. Amen. Pero hindi po ito nang gamitin natin panangga. God knows also the desire of our heart. God knows what we are doing. God knows everything that is in our mind and intentions. Amen. So, there are lots of verses regarding the widows. Pwede nyo i-ano yan.
And there is a certain verse that I would like to share. Now, this is, sa mga wife. 1 Corinthians 7:39. Wife is bound to her husband as long as he live. Huwag niyong palitan yan. Huwag kayong mag-profile ng single. Kasi sabi niyo, matamad yung asawa ko. Pwede na. Alam niyo dito sa abroad, minsan yung mga asawa natin iniiwanan. Pag iniiwanan natin ang asawa natin, magbibigay pa tayo ng reason para ihiwalay ang asawa natin kasi may ibang lahi kayong mga kachat. Hindi yung will ng Panginoon. So, you must stay with your wife, with your husband, as long as he lives. But if her husband dies, he is free to marry to whom she wishes or only the Lord. Yun ang alam niya. Then, 1 Corinthians 7:8, to the unmarried and widows, I say that it is good for them to remain single as I am. Bukas single ang mag-ano niya. I-explain pa nila kung bakit. Amen. But if they cannot exercise, sa 1 Corinthians 7:9, but if they cannot exercise self-control, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion. Amen. Lalo na yung mga bata pa na nawido. So, i-pray nyo. Bigyan kayo ng Panginoon ng godly husband. Alam nyo ang mga once na nasa Panginoon kayo, you cannot be an equal yoke to unbelievers. Yun lang. Yun ang baon-baon ko kasi mabait ang asawa ko. Pag na, ang nasa isip ko, babae yung anak ko. O, di magiging two, baka delikado, baka magiging 2-in-1. Ha? Magiging, kasi may, kadalasan may ganyan eh. Yes. Napapahamak ang anak. Yes. Akala mo, tinanggap na niyang anak, yes. Yun pala, karibal mo. Ay, hindi naman pwede yun. So, stay unmarried. Yes. Yun ang pinakamaganda. Amen. God recognized the widow's plight and rose her defense. Father, ayun na nang sinabi ko kanina. Since God honors widows, treat them with compassion, believers should do the same. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. And lastly, dito sa James 1:27, sa body of Christ, dito sa, as a church member, ito na yung sinasabi ko na we have responsibility. James 1:27, pure religion in undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their afflictions, ito na yung sinabi ko kanina, afflictions and keep himself unspotted from the world. Yun, Panginoon, yun ang mga dapat nating gampanan bilang member ng church. Kasi minsan, may mga, yung kagaya ng sinabi ko kanina, may mga emotion effect, may mga effects of their widowhood na minsan hindi natin naiintindihan. Maalala ko, may kapatiriyan tayo noon na nanawido. Iyak siya ng iyak. Tapos, laging nagko-complain. Laging hindi ko na makita ang asawa ko. For me, I understand. Pero may narinig ako nagsabi, ano ba naman yan? Ang OA-OA. Na, ay, nakakaano na. It's because you don't understand the feeling. Yes, right. That's true. Now that you have heard this, mga kapatid, lawakin natin ang ating pangunawa. Amen. Let there be love. 1 John 4:7-8. Beloved, let us love one another. For the love is of God. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. And he that loveth not, knoweth not God. God is love. If you love God, you should know how to love. Amen. Ngayon mga kapatid, sa binigay kong paper sa inyo ngayon, bago tayo magtapos,
isulat nyo as a member of New Life Fellowship. You will always remember me for this kasi might be na ito na rin ang last kong LA, mga kapatid. Kasi... Mag-asawa ka na? Pastor, hindi ko yan anghin. Whatever the Lord's will, His will be done. Nung nagpapauwi sila ng mga ano, may asawa, sige, umuwi na kayo, sabi nila, ako rin nagpapauwi. Sabi ko, bahala ng Panginoon sa akin. Hindi ko akalain, pinapauwi na rin pala ako ng Panginoon para mag-alaga ng ako. Amen. So, let's hold our paper, mga kapatid. Nandito, as a believer and a child of Jesus Christ, how would you apply the above topic or above words that we have discussed here to the widows in this church? So, bigyan ko kayo ng 2 minutes. Nandyan. Spiritually, how will you apply to the widows? Your heart, your abilities, how will you apply to the widows that comes to the church? Your abilities. Minsan, yung ministries natin, yung mga ano natin, paano natin i-apply sa widows? I've been in this church for almost 20 plus years now. At wala pa masyadong wala pang preaching mostly ng mga widows kasi baka takot din silang mag-ano sa widows kasi they don't know the feeling of the widows. Amen. Maybe na itong araw na ito, mga kapatid, alam niyo na kung ano yung nararamdaman ng mga widows at mga pangangailangan nila. Of course, yung mga nasa Bible, yung mga financial needs nila, sa hukom hindi rin apply yun. But if you want to help, maaalala, makikita mo na marami siyang anak at hindi sapat pa rin yung sahod, why not extend your hand? Yeah. Amen? Why not? Kung nakita mo na yung anak niya ay 10, yung nanay pa niya kailangan din ng tulong, nag-medication pa, ikaw na may puso, ikaw na may blessing, why don't you extend your blessing? Amen? Walang nag-amen. Amen? Amen! Hallelujah! Yes. Your efficiency to help widows. Ano? What are the duties and responsibilities as a member of the church? Amen. Hallelujah. And lastly, ito. You will never truly understand marriage, divorces, childbirth, sa mga single, death of a loved one, parenting, until it actually happened to you. Theories and assumption of situation in life are not realities. You think you are smarter than most until life humbles you when it's your turn. Hallelujah, hallelujah. Nawa, you will have, nawa sa lesson na to, you have a deeper understanding to the widows of the church. Yung mga helpless. Amen. Hindi po biro. Hindi po biro. Praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Siguro tapos na kayo. Hawakan niyo yung papel na yan. Hawakan niyo yung papel na yan. And let's pray for those duties and responsibilities na inilagay niyo kung ano man ang nasa puso niyo sa papel na yan. And may I ask Pastor Plaza to pray for us in the church. Praise God.
May sinabi mga kapatid ang sikat na aktor ng Hollywood. Kalimutan ko yung pangalan niya. Na there are many who died. Ano? He said na wala daw namatay. No one die in marrying late. But so many die because they married the wrong marriage. Ulitin ko po. Wala daw namatay na late na nag-asawa. So pwede pa siya rin sin. Praise God. Pero maraming namatay dahil mali yung napasukan nilang marriage. Kaya salamat mga kapatid sa pribilehiyong ito na kahit kunti lang po tayo dito, pero umabot tayo sobra siguro 100 tayo ngayon mga kapatid. Ano? Praise God. Salamat sa Panginoon. Balik kayo ngayong hapon. At parang na-realize ko rin mga kapatid yung mga turo ng sa mga widows, no? Kasi sa marriage kanina, na-experience na namin, na-experience din natin. Pero sa part ng widow, totoo yung experience na hindi pa ako nakapag-preach na focus talaga sa widow. Praise God. Karamihan preaching ko focus mga kapatid sa pag-asawa, Bible, kaya siguro naman mga warnings, ano? Sa aming Bible school mga kapatid ngayon, may part sa Bible survey patungkol po sa widow. Patungkol po sa widow na ang mga widow na dapat suportahan ng church ay yung widow na sabi ni Pablo na nagpapakita ng magandang ugali, faithful sa church at inuhonor niya ang kanilang mga biyenan at mga anak. Pero yung mga widow na sinabi ni Sister Elsie na parang talbugan pa yung mga anak ay hindi yung pwedeng suportahan ng church. Yun ang sabi ni Pablo. So may qualification pala ang widow. At yung widow na suportahan ng church kailangan sa 60 above. May edad na eh. At saka, ini-encourage ng Bible na yung widow na bata pa ay mag-aasawa sila. Ini-encourage talaga ng Bible yun. Praise God. So, tumayo po tayong lahat mga kapatid. At sa lahat ng mga pulpit participants, maraming salamat sa inyong, alam ko, preparation ninyo mga kapatid. Lalo na sa Sister Cynthia, overloaded na ito sila mga kapatid. Praise God. At sino pang mga speaker natin dito. Patuloy lang ninyong ipag-pray ang bawat isa sa inyo. At yun po natin ang ating mga ulo, mga kapatid, amang banal, makapagyarihan sa lahat. Maraming salamat po Diyos sa mga salita na aming narinig. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginagamit mo ng mga speaker. Ikaw ay nakikiusap at nangungusap sa iglesia sa pamamagitan ng kanilang bibig at buhay. Ang mga nangyari sa kanila ay nagiging maliwanag na halimbawa sa amin at salamin, Panginoon, ng bawat asawa na nandito. Praise God na may buhay pa kanilang mga partner, Panginoon, na nagtuturo, Panginoon. Praise God ng tamang direksyon, tamang asal at tamang relasyon, Panginoon. Maraming salamat, pagpalain mo mga OFW na nandito sa church na hatik ang kanilang damdamin kung uuwi o hindi dahil sa economic reasons. But Lord, let thy will be done. Ikaw ang manguna, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, pagpalain mo, Panginoon, ang pastoral staff ng New Life. Praise God at sa lahat ng mga groups. Lahat sa mga hindi nakalabas, Panginoon, praise God na mabibless din sila sa mga online, Panginoon, na mga recordings sa lecture na ito. Salamat po Diyos. Papuri at pagsamba, binabalik namin sa iyo. At sa mga widows nandito sa New Life, Lord, gabayan mo sila. In Jesus' name. Everybody shout, amen. Amen. Praise God. Praise God, Panginoon.